Hi mga kabebe, welcome back to my YouTube channel. And today is Shabbat, pupunta po ako sa Old City para magdasal. Tingnan natin yung situation ngayon sa Old City kung ano na ang sitwasyon ngayon. And samahan niyo ako mga kabebe. Hi mga kabebe, welcome back to my YouTube channel and welcome back to Old City of Jerusalem. Mga kabebe, baka po nagtataka kayo kasi po sa bawat video ko na napapadan ako dito sa lugar na to, lagi ko pong pinapakita sa inyo yung Tower of David at yung view na to. Actually mga kabebe, kung nandito lang kayo talaga sa kinatatayuan ko, hinding-hindi kayo magsasawang pagmasdan yung lugar na to. Super ganda mga kabebe. Sinusulit ko lang po kasi yung pagkakataon kasi hindi naman po ako forever na nandito sa Israel, lalo na dito sa Jerusalem. Kaya po, every time na dadaan ako dito mga kabebe, as in talaga sinusulit ko, kinukuha na ako ng picture, ng video, itong lugar na ito. Super ganda talaga mga kabebe. Mga kabebe, kung mapapansin nyo po na open na halos lahat ng mga tindahan dito sa Old City of Jerusalem, and kaya nga lang po ay konti lang po ang mga turista na nandito ngayon. Kung may makikita man po kayo mga turista, ay yun po yung mga local lang po. Yung mga taga rito rin po sa Israel na dumadayo papunta dito sa Jerusalem, Israel mga kabebe. Hindi pa po kasi pinapayagan ang mga turista na galing sa iba't ibang bansa na pumunta dito sa Israel gawa po nung nagkaroon na naman ng bagong variant, yung Delta variant, and yun, na-postpone na naman. Dapat po by August pwede na pong pumasok yung mga turista na mayroon pong vaccine na 2 vaccine dito sa Israel. Kaya lang nga po, dahil nagkaroon na naman ng bagong variant, Delta variant, so yun nga po, hindi na naman pinahintulutan na makapasok ang mga turista dito. By September po yata, ang pagkakaalam ko is bago sila mag-o-open ng mga tourists galing sa iba't ibang bansa mga kabebe. So kaya po, kung mapapansin nyo po, na konti lang po ang mga tao dito sa Old City of Jerusalem mga kabebe. Kung napapansin nyo mga kabebe, itong daan na to, ito po yung original na daan. Ito pa po yung mga dinaanan ng mga nung unang-unang panahon pa mga kabebe. Pero hindi po lahat is mga ganyan na. Marami na rin pong na-renovate dito sa lugar na to mga kabebe. So mga kabebe, ito yung mosque ng mosque of Omar. So ayan o, may mga tourist. So ito Mosque of Omar, so hindi tayo pwede pumasok dyan. And ito na mga kabebe, yung Mosque of Omar Church. Alam nyo na naman diba, lagi tayong pumasok dito. Open ba? So mga kabebe, ang swerte natin kasi tayo lang ang tao. So dito po, iniga si Jesus. And magdadasal tayo mga kabebe. Okay. This is the copy
oil after you see the incense, burning incense, you can go and you can take picture, but don't use a flash inside because they get upset, the priest. It's okay to take a video? Yes, but no flash. No flash, okay. Okay, yes, for you see me, Shama, yes, Shabur is with you. Okay, and as you see. I'm working in the church 25 years. I'm not, yeah? Yes, not tour guide, just I'm working. What is your work here? Working for the Greek Orthodox Catholic Church to help people. Okay. You know, many people, they come to the church, they don't know history, but we don't take money just for 3 weeks. It's to direct them. You are in Jerusalem? Long time? 4 years. Ah, still baby. Four years. 15 years, 13 years, yeah. 10 years. The model between the two candles, yeah, between the on the right, this is Mary Magdalene Chapel where she came, the face of Jesus. Maybe later I will go. We need like 7 minutes. You can wait over there, it's much better because they put the burial. Come for it. Jesus in the prison, and after that they crucified Jesus. That is the place that where Jesus go for prison? Yes, there is two holes. Here the picture of, behind him, there is a picture of Jesus. There is two legs that, where they put the two holes and they put the legs of Jesus. Okay. And then you go downstairs. There is a cave where they found the cross of Jesus. The cave, it's 2,000 years old. Saint Helena, mother of Constantine, she found the cross of Jesus down there. Okay. Thank you. Welcome. Thank you very much. Here? Yeah. Okay. When they open, you go inside. Okay. Thank you. First time ko lang nakakapag-
pasok dito. And iba yung feeling. Todaraba. Kung si Mary Magdalene yung nagpunas ng dibong sa mukha ni Jesus, sabi ng lalaki kanina, yan niya may dalawang kandila. And pupuntahan natin yung kung saan kinulong si Jesus at ginawang prison. So pupuntahan natin, and sinabi sa akin ni Kuya yung kanina. And mga kabebe, alam niyo ba yung feeling na nakapasok ka doon sa loob na yun. Hindi ko ma-explain. Gusto kong umiyak. So, parang kakaiba yung feeling. Ang sarap. And parang na-bless ako ng sobra. So, mga kabebe, dito kinulong si Jesus. Dito nilagay yung dalawang paa niya. Kagaya niyan. Yan. Ganyan siya. Sabi ni Kuya, yung kaninang lalaki nag-ano sa akin. So, ganyan pala siya, mga kabebe. So, dito siya kinulong. Diyan nilagay yung dalawang paa niya. Ganyan. So, ito yung original, mga kabebe. Diba? Kakaiba, diba? Hindi ko na-expect na sa buong buhay ko makakarating ako ng Israel. Na, alam mo ba yun, naririnig ko lang sa simbahan, napapanood ko lang sa TV. So, ngayon, nandito na ako. Diba? Napaka-bless ko. Sobrang saya ko. Ito palang bonus. Binigyan ako ng mabuting employer, maayos na sa araw. Tapos nakarating pa ako dito sa Israel. So, ito yung sinasabi ng lalaki, mga kabebe. And sobrang, hindi ko ma-explain. Alam nyo, gusto ko umiyak eh. Sobrang sarap ng feeling. Parang ang sarap sa pakiramdam. Tapos, ipagdasal mo yung mga lahat ng mga mahal mo sa buhay. Lahat ng wish mo. Sana matupad. Thank you Lord talaga. Galing dito si Jesus. So, yung iba, mga kabebe, sa sobrang tagal na renovate na. Pero yung
nire-renovate nila, sa tingin ko binabalik nila yung mga luma kung hanggang pwede pa. So yung, pero yung iba nare-renovate nila, syempre kasi sa sobrang tagal na rin, di ba? So magandang pumunta ngayon mga kabebe. Alam niyo kung bakit? Walang tao, konti lang talaga. Ganito pala masarap pumunta dito. So alam niyo mga kabebe, sana manood kayo dito para kahit papaano, kahit hindi kayo nakakapunta dito, makita niyo rin ang lang sa mga video lang. So pupunta tayo sa kuwebang sinasabi niya na 2,000 years old. So ito yung kuweba na sinasabi ni Kuya. May meaning daw ito mga kabebe. Hindi ko lang alam kung anong ibig sabihin. Tingnan niyo, may mga nakasulat dyan na inuukit nila. Ayan, may meaning daw yan ibig sabihin. Sana kung kasama natin si Kuya, baka na-explain niya na mabuti. And ito yung loob ng kuweba na sinasabi niya na 2,000 years old na. 2,000 years old. Dito sa babang baba. So, ayun mga kagabi yung sinasabi ko. So, may meaning yan eh. Tingnan niyo yung mga unyong, yung mga guho. Kahit dito sa kabila. So, ito, siguro sobrang tagal na nito. Yan. Like this, where is the cross? Because I forgot, my friend told me that every cross here they have, why they put a cross here? Tourist. What? Tourist. Christians. Ah. I'm Catholic. So the Christian, you can take a knife and carve a cross here too. Ah. Like in memory of your pilgrimage. Ah, it's mean me, it's okay to have a cross here? Yeah. Ah. There's lots of crosses. Ah, that's why. Thank you. Christ is risen. Christ. Say hi to my vlog. Okay. Thank you. So mga kabebe, ano daw to, 2,000 years old na itong kuweba na to. So kung makikita niyo mga kabebe, sobrang talaga. So, ibig sabihin yung mga bato na yan, kaya nilagyan nila yan ang harang mga kabebe. Yan yung original na bato sa kuweba, simula noon pa hanggang ngayon. Ito na yung mga kabebe. Ito nilagyan din nila ng harang. So, ibig sabihin yan mga kabebe, yan yung original talaga. Simula noon pa hanggang ngayon. So, baka natin...
kape. Alis na ako. Gustuhin ko mga explain to sa inyo mga kabebe, hindi ko talaga alam kung anong lugar na to. Ibig sabihin kung may ganitong mga lugar, ibig sabihin to importante to nung kasaysayan ni Jesus. And hindi ko rin naman kasi maintindihan yung nakasulat. So ganyan siya mga kabebe. And dito na tayo, palabas na tayo mga kabebe. Ayan na. So, try natin umakyat. Para makita natin yung baba ng kabin. Bababa na tayo mga kabebe. Masyado matarik yung hagdanan. Kailangan natin mag-ingat. Then, ayan na po. Nasa baba na tayo mga kabebe. And, uuwi na tayo. So, ayun mga kabebe. Matapos na yung pag-ikot ko sa Holy Sepulchre Church. And, uuwi na din po tayo mamaya ng konti. And, thank you for watching and please don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Janet Cabrera. Thank you mga kabebe and please like and subscribe. Bye! Love you all mga kabebe and ingat po tayong lahat. Sana po nag-enjoy kayo sa video.